I in them, and you in me, that they may be made perfect into one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. A state of perfection. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarug po at ito ang source of strength. A state of perfection. Sa panalangin pong ito ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga alagad, dito sa sinabing pangungusap ng Panginoon na I in them and you in me, that they may be made perfect into one, ang tense po ng Greek verb na ginamit ay perfect tense. Na ang ibig sabihin po ay ganito, yung epekto noong nangyari in the past ay tuloy-tuloy at totoo hanggang sa presenteng kalagayan. Kaya yung state of perfection ng mga alagad ni Kristo sa pangungusap na ito ay hindi isang proseso na kailangan nilang pagdaanan upang marating nila yon. Kundi ito po ay isang katotohanan na existing na sa kanyang mga alagad. Hindi na nila kailangang pagsumikapan na marating. Yun pong expanded translation of the New Testament ni Kenneth S. Wurst. Ang ito po ang sinasabi sa John 17 verse 23. Mas kitang-kita po rito yung significance ng perfect tense of the verb sa Greek. Ganito po ang pagkasabi. I in them and you in me, in order that they, having been brought to the state of completeness or perfection with respect to oneness, may persist in that state of completeness or perfection. Sabi po rito, they have been brought to the state of completeness or perfection. Yung unity ng mga alagad ni Kristo ay perfect na, kompleto na. It is not something that they have to attain, but it is something that they have received already. So, yung state of perfection po rito is equivalent to Jesus Christ indwelling in the disciples. Kasama po ang Ama. Kasi sabi ng Panginoon dito, I in them, sa mga alagad, and you, the Father, in me, sabi ng Panginoon, yun ang tinanggap ng mga alagad. Kaya, kailangan lamang pong ito ay i-persist, ibig sabihin, panatilihin. Kailangan ito ay ma-recognize nila at i-maintain na lang itong state of unity and perfect unity ng Diyos Ama at Diyos Anak. Yun po yung unity dito eh. Imagine the unity of the Son and the Father. Perfect po yun. At yun ang tinanggap ng mga alagad. At yan po ay totoo din sa bawat isang tao ngayon na nagsuko ng buhay at tinanggap si Kristo sa kanilang puso. Ang tinatanggap nila ay yung perfection ng unity ng Ama at ng Anak. Ako'y naniniwala ito po ang susi o solusyon ng problema ng ating mundo. Kung ito ay marerecognize natin at tatanggapin si Kristo ng sincero ng bawat tao, palagay ko mawawala na yung away, selusan, at gera sa mundong ito. So, si Kristo po ang susi. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa katotohanang ang pagkakaisa ay hindi isang bagay na kailangan naming paghirapan upang maabot. Kundi ito ay isang bagay na tinatanggap namin kung ikaw sa puso namin
ang siyang maghahari. Kaya dalangin ko dito po sa Taguig City at sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lahat ng tao ay magkaroon ng oportunidad na marinig ang mabuting balita at kilalanin ka, tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung magkagayon, ang biyaya at pagpapala mo ay masaganang dadaloy because you always blesses unity. Salamat po, Ama. Sa Taguig, ganun po ang mangyari. At sa pangunguna ng aming Mayor Lino Cayetano ay lalong umunlad at sumulong ang kasaganaan sa aming lungsod kasama ang aming Vice Mayor Aden Cruz, mga konsehal, mga barangay captains. Pagpalain mo, magi ang aming mga kapulisan, mga frontliners, lahat na ng nanunungkulan sa aming pamahalaang lungsod, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo, masaganang biyaya mo na pinadadaloy mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.